Samantala, pinagsabihin na raw ni Montulfo ang mga nakababata niyang kapatid na sina Erwin, Raffy at Ben. Kaugnay sa maanghang na salitang binitawan nila laban kina Claudine at Raymar Santiago sa kanilang programa sa telebisyon. Binatikos naman ng kolumnista ang lumantad na testigong si Ana na ayon sa kanya'y kaibigan umano ni Claudine. Balitahan ni hatid ni Emil Sumangil. Kilala ang magkakapatid na Tulfo na malapit sa isa't isa. Matapang at palaban din ang image nilang lahat. Kaya hinintay ng marami ang reaksyon ng mga nakababatang kapatid ni Montulfo sa nangyari sa kanya sa airport noong Linggo. Sa programang T3 na magkakapatid na si Ben, Erwin at Raffy Tulfo, naglabas ng sama ng loob ang magkakapatid sa sinapit ng kuya nila. Ang mga pananalita nila, may tonong pagbabanta laban sa mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto. Sa pahayag ni Raffy, sinabi nito na sana hindi mag-cruise ang landas nila ng mag-asawang Raymar at Claudine. Si Erwin, ganito rin halos ang pahayag pero sinabi nitong baka pati raw si Claudine tamaan sa kanya. Sinabi pa ni Erwin na hindi pa raw sila tapos kay Raymar. Si Ben Tulfo naman, may hamon din kay Raymar na one-on-one. Sa ulat ng pep.ph, humingi ng paumanhin sa mga viewer at tagapakinig nila ang Tulfo Brothers sa mga sinabi nila. Maging ang inaraw nila, hindi nagustuhan ang sinabi nila. Pero giit ni Erwin, bugso yun ang damdamin nila para sa kapatid na nasaktan. Ang kuya nila na Simon, hindi rin nagustuhan ang sinabi ng mga kapatid, pero naiintindihan daw niya ang emosyon nila. Nangingilay yung luha nila, mga kapatid ko, lalo na nakikita nila ng video. Pinaaral ko sila. Ako yung naging pangalawang ama nila. Pero mali-mali yung ginawa nila. Yung ganti-gantihan na lumang batas na yan, batas ni Moses, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Lumang batas na yan. Bakit hindi na lang yung batas ni Jesus of Nazareth na pag tinamaan ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwang piski mo? Nakamarka pa rin sa kanang piski na 68 anyos na broadcaster at kolumnista ang mga tama ng kamao. Na pinakawalan ng grupo ng aktor na si Raymar Santiago nang sila'y magpang-abot sa loob ng NAIA Terminal 3. Inakala ni Tulfo na lalamig na sa media ang isyo ng bugbugan at pinatitikom na raw siya ng kanyang abogado. Pero nagpasya raw siyang magsalita muli para pasinungalingan ng kwento ni Ana, ang babaeng eksklusibong nakapareha ng GMA News, nagsasabing nakita niyang lahat ang pangyari na si Tulfo ang unang nanakit at nakita niya ng sipain na ala martial arts si Claudine. Kaibigan daw nito ni Raymar at Claudine at kasama sa Boracay. Ana, alam mo, alam kong mga kaibigan mo, si Raymar at Claudine, at magkasama kayo sa Boracay. Huwag naman ganon. Alam naman ninyo na, alam mo naman na kung ano yung tunay na pangyayari. Huwag naman yung babalik ta rin mo. Itinanggi naman ni Ana na pakawala siya ni na Claudine. Iginit din niya na hindi niya kilala ang mga ito. Nanindigan si Tulfo na hindi siya ang unang nanakit. Hindi rin daw niya sinadyang sipain si Claudine. Maaring tinamaan lang daw niya ito habang dinedepensa ng sarili sa sakal at suntok. Ang panangga ko yung paa ko. Yung paa kong pa. Nakikita niya sa video na kasama siya na pumapalo sa akin na maaaring natamaan ko siya nung naka-andun ako sa simiento. Nang makausap ng GMA News si Tulfo noong Linggo, matapos ang insidente, ang kwento niya. Tinadyakan ko, yan na, natadyakan ko siya. Bakit po? Kapag sinuntok ako eh. Pero sa parehang kay Beltianco sa 24 oras, todo tanggi si Tulfo na sinipa niya ang aktres. Dine-deny mo yon, hindi mo sinipa. I vehemently deny. Nagsampa ng mga reklamo si Tulfo laban sa mag-asawang Raymar at Claudine at ilang kasama nila. Sabi ni Tulfo sa ngayon, wala na raw atrasan ito. Emil Sumangil, GMA News.